Ni Kristal S.M. Bernardo. Sa isang malayong nayon ay may isang mayamang lalaki na nagmamay-ari ng ekta-ektaryang lupain. Ang ikinabubuhay ng mga naninirahan dito ay pawang pagsasaka. Karamihan ng mga tao rito ay naglilingkod sa mayamang lalaki na tinatawag nilang amo. Lumipas na ang maraming taon, siya ay nasa katanghaliang gulang na. Ninanais na niyang magpaalam sa pamamahala ng kanyang lupain. Yaon nga lamang ay walang magmamana ng kanyang gawain sapagkat walang hilig ang kanyang mga anak sa bukid. Isa pa sa dahilan ay parehong babae ang kanyang mga anak. Kaya naisip niya na kumuha ng isang taong mapagkakatiwalaan niya na mamamahala ng kanyang lupain mula sa mga taong naglilingkod sa kanya. Una ay inihanda ng amo ang iba't ibang uri ng binhi at punlaan. Ito ang balak niyang gamitin upang mapili ang magiging karapat dapat niyang pagkakatiwalaan sa pamamahala ng kanyang sakahan. Nang sumunod na araw ay ipinatawag niya ang kanyang limang kasama na namamanihala sa bawat ektarya ng kanyang bukid. Sinabi niya na panahon na upang siya ay mamili ng mamamanihala sa kanyang lupain sapagkat matanda na siya. Nasiyahan sa narinig ang mga pinagkakatiwalaang kasama kaya't matamang nakinig sa mga susunod na sasabihin ng kanilang amo. Pagkatapos ay ipinamigay ng amo ang mga butong nakalagay sa maliliit na kahon at punlaan sa mga magsasaka. Sinabi ng amo na, "Ang butong ibinigay ko sa inyo ay itatanim ninyo sa punlaan. Kailangan ninyong mapatubo ang binhi para maging punla sa susunod na taniman." Nagbulungan ang mga kasama. "Madali lang ito, araw-araw naman natin itong ginagawa, ang pag-aalaga ng halaman." Sabi ng isang kasama, "Oo nga, at sa tuwi na ay mayroon tayong magandang ani." Sagot naman ng isa pa. Kaya naman ipinagpatuloy ng amo ang kanyang pagpapaliwanag. "Pagkatapos ng isang buwan ay babalik kayo rito, dala ang inyong punlaan na may malulusog na punla na maaari ng ilipat sa bukirin." Saka nagbilin ang amo na ang makapagpapatubo ng punlang mais ang gagawin niyang tagapamanihala ng salupaing nasasakupan niya. Nagtanguan ang mga kasama at masayang nilisan ang malaking bahay ng kanilang amo. Ang lahat ay umaasang sana ay siya iyon. Pagdating sa kani-kanilang bahay ay agad nilang itinanim ang mga buto na ipinagkaloob ng kanilang amo sa punlaan. Sa pintuan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang ama. Binuksan niya ang kahon at sa simula pa lamang ay gumuho na ang kanyang pag-asa sapagkat ibang uri ng binhi ang napunta sa kanya. Sa kabila nito ay pinasigla pa rin niya ang kanyang boses sapagkat ayaw niyang mag-alala rin ang kanyang ama. Kagaya ng ibinili na alagaan ng binhi hanggang sa ito ay tumubo, ay kanya naman itong ginawa. Araw-araw nila itong dinidiligan, nilalagyan ng pataba at pinapaarawan upang tumubo ng maganda. Palibhasa at mahigpit ang laban kaya hindi ipinakikita ng mga kasama sa kapwa niya kasama ang kani-kaniyang punlaan. Matapos ang pag-aasikaso ng sari-sariling punlaan ay nagpupunta naman ang mga ito sa bukid upang ituloy ang pangangalaga sa lupang nakaatang sa kanila. Nang sumunod na linggo na nagkita-kita ang mga kasama sa bukid ay nagkakwentuhan sila. Masaya ang tono ng bawat isa maliban kay Kanor. "Pumuslit na ang mga halaman sa buto," sabi ng isang kasama. "Oo nga at maganda ang binhi, tiyak na matutuwa si amo," pakli naman ng isa pa. "Tiyak na kapag iyon ay nailipat na dito sa taniman ay magkakaroon ng maraming ani." Umuwing nanlulumo si Kanor sa kanilang bahay. Sinalubong siya ng kanyang ama. Ito ang nagturo at sumubaybay sa kanya sa pagtatrabaho sa bukid. "Anak,
mukhang pagod na pagod ka, ang bati ng ama sa kanya. Bago sumagot ay diretsong lumakad at tinumbok ang punlaan kung saan naroroon. Sinundan naman siya ng kanyang ama. Kanina po ay nagkakwentuhan kami sa bukid, kaming mga binigyan ng binhi, pasimulang sabi ni Kanor. Mataman namang nakikinig lamang ang kanyang ama sa mga susunod pa niyang sasabihin. Sinabi nila na tumubo na at magaganda ang kanilang tanim, samantalang itong sa akin ay hindi pa. Matamang nakatitik sa kanyang punlaan, lingid sa ama ang kanyang ipinag-aalala. Maghintay ka lang anak, sa paghahalaman ay kailangan ng paghihintay sapagkat tutubo ang mga ito sa tamang panahon, ang payo ng ama sa kanyang anak. Lumipas pa ang mga araw, kagaya ng naunang usapan ay gayon pa din ang mga pahayag ng mga ito. Magaganda at patuloy na lumalaki ang mga halaman. Gaya ng dati, si Kanor ay tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Nang hapon na ay nagmamadali siyang umuwi upang bisitahin ang kanyang punla. Nakita niya na patuloy na umuusbong na ang dahon ng kaniyang mga halaman. Patuloy niyang dinilig, nilagyan ng pataba at pinainitan ng sapat ang kanyang punla. Subalit dumaan pa ang maraming araw, lalong nag-alala si Kanor. Nilapitan siya ng kanyang ama upang alamin ang ikipinanlulumo nito. O anak, may problema ba? Hindi ba dapat ay masaya ka na dahil patuloy na lumalaki ang mga punla na malulusog at magaganda? Ang puri ng kanyang ama. Nanatiling tahimik si Kanor pagkat batid niya na tumubo ng maganda ang kanyang halaman ay hindi naman mais ang lumalaking punla. Naisip niya, bukas na ang araw ng ika-isang buwan mula nang ipagkaloob ang binhi sa kanila. Bukas na nga pala, bulong niya sa sarili. Hindi niya napansin na nasa likuran na pala ang kanyang ama at mataman siyang tinitingnan. Nakita ng ama ang pagkadismaya ng kanyang anak sa mga halaman. Hindi na ako pupunta sa bahay ni amo para ipakita ang halaman na ito. Tiyak naman na hindi niya ako mapipili sapagkat hindi mais ang binhing tumubo. Pagtatapat ng anak, nakita niya ang nakabadhang lungkot sa mukha ng anak. Hinila niya ang kanyang anak sa malapit sa upuang kahoy at doon ay sabay silang naupo. Tumahimik ang ama bago nagsalita. Anak, anuman ang halamang tumubo sa punlaan mo, humayo ka at pumunta ka pa rin sa bahay ni amo. Pasimula nito. Ginawa mo naman ang lahat upang ang buto ay mapatubo. Itinanim, diniligan at pinasikatan ng araw. Ginawa mo naman ang iyong makakaya. Siguro nga ay hindi ka pinalad sa pagkakataong ito. Subalit, huwag mo ring sayangin ang pagkakataon na makita kanya na napatubo at napalago mo ang buto na kaniyang ipinagkatiwala sa iyo. Dadagdag na paliwanag ng ama. Napag-isip-isip ng anak na tama ang kanyang ama. Ano man ang resulta ay malugod na niyang tinatanggap. Kinabukasan ay gumayak si Kanor at humandang pumunta sa bahay ng kanyang amo. Nang dumating siya ay naroroon na ang kanyang mga kapwa kasama. Narinig niya ang usapan at halakhakan ng mga ito. Nakita rin niya ang mga punlaan na nasa tabi nito na pawang mga mais ang tumubong punla. Nahiya siya sa dala niyang punlaan, kaya tumayo na lamang siya sa gawing likuran nang hindi na siya mapansin pa ng mga naroroon. Maya-maya ay nakita nilang humahakbang nasa hagdanan pababa ang kanilang amo, kaya naman tumahimik na ang lahat. Bumati ang amo sa mga kasama. Nakita niyang malulusog at magaganda ang binhing tumubo sa mga punlaan ng mga kasama. Binabati ko kayo, napatubo ninyo ang buto na ibinigay ko sa inyo. Gayon din ay nakita kong malusog at maganda ang mga punla, panimula ng amo. Nagtawanan ng lahat ng nakapagpatubo ng mais sa kanilang punlaan. Nagkakagulo ang lahat at ang tanong ay sino kaya sa kanila ang mapipili. May napili na ako kung sino ang mamamanihala ng aking lupain, sabi ng amo. Tumingin siya sa gawin ng kinatatayuan ni Kanor at idinipa ang kanyang kanang kamay.
nahudyat ng pagtawag kay Ganor. Halika rito, iyaya ng amo. Nakayukong lumapit si Ganor buhat ang kanyang punlaan na hindi maisang tumubong punla. Sa kabila ng lahat ay makikitang abot hanggang tainga ang ngiti pa rin ng amo na ipinagtaka ng lahat. May tao na siyang mapagkakatiwalaan ng aking mga lupain. Maaari na akong magretiro. Nakatitig ang lahat sa amo sapagkat alam nilang dapat na isa sa kanila ang mapipili dahil sila ang nakapagpatubo ng punlang mais. Nagpatuloy ang amo sa pagpapaliwanag. Sa simula pa lamang na binigyan ko na kayo ng iba't ibang uri ng buto, ang hindi nyo napansin ay inilagay ko ang mga ito sa kahon nang hindi malaman ng iba ang lamang binhi ng mapupunta sa inyo. Sa katotohanan ay walang binhi ng mais akong inilagay sa isa man sa kahon na inyong tinanggap. Kaya naman nakapagtatakang lahat kayo ay punla ng mais ang daladala rito. Biglang tumahimik ang lahat. Binabati kita. Ikinalulugod ko ang iyong katapatan. Nagagalak na sabi ng amo habang siya ay kinakamayan. Salamat kay ama, ang naisip ni Ganor. Sa dakong huli, si Ganor ang nabiniyayaan ng posisyon ng kanilang amo na siyang mamamanihala ng kanyang mga lupain.